STF. Nadaig ng mga Hudyo ang mga kalaban nila. Ikasyam na kabanata. Dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng Adar. Ito ang araw na ipapatupad ang kautusan ng hari. Sa araw na ito, inakala ng mga kalaban ng mga Hudyo na lubusan na nilang malilipol ang mga Hudyo. Pero kabaligtaran ang nangyari. Dahil sila ang nalipol ng mga Hudyo. Nang araw na iyon, nagtipon ang mga Hudyo sa kanika nilang mga lungsod at probinsya na sakop ni Haring Ahasuerus para patayin ang sinumang manghahas na sumalakay sa kanila. Pero wala namang nanghahas dahil takot sa kanila ang mga tao. Tinulungan pa sila ng mga pinuno ng mga probinsya, ng mga gobernador at ng iba pang lingkod ng hari sa bawat lugar dahil natatakot din sila kay Mordecai. Sapagkat makapangyarihan na si Mordecai sa palasyo ng hari at tanyag na sa buong kaharian. At lalo pang nadadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Pinatay ng mga Hudyo ang lahat ng kalaban nila ng araw na iyon sa pamamagitan ng espada. Ginawa nila ang gusto nila sa lahat ng nagagalit sa kanila. Sa lungsod lang ng Susa, 500 na lalaki ang napatay nila. Pinatay din nila sina Parshandata, Dalphon, Aspata, Horata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai, at Baisata na mga anak ni Haman na kalaban ng mga Hudyo at anak ni Hamedata. Pero hindi sinamsam ng mga Hudyo ang mga ari-arian ng mga kalaban nila. Nang araw ding iyon, napag-alaman ng hari ang dami ng mga pinatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, sa Susa pa lang 500 na lalaki ang pinatay ng mga Hudyo at pinatay din nila ang 10 anak ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lungsod at probinsya? Ano pa ngayon ang gusto mong hilingin at ibibigay ko sa iyo? Sinabi ni Esther, mahal na hari, kung gusto po ninyo, payagan ninyong ipagtanggol pa ng mga Hudyo rito sa Susa ang kanilang sarili hanggang bukas, tulad ng ginagawa nila ngayon. At ituhog sa nakatayong kahoy ang mga bangkay ng 10 anak ni Haman. Kaya nag-utos ang hari na gawin ang kahilingan ni Esther. Ipinaalam sa mga taga-Susa ang utos ng hari at ibinigay ang mga bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinaumagahan, 14 na araw ng buwan ng Adar, nagtipong muli ang mga Hudyo na nasa Susa at nakapatay pa sila ng 300 lalaki. Pero hindi rin nila sinamsam ang mga ari-arian ng mga kalaban nila. Pero noong 13 araw ng buwan ng Adar, nagtipon ang mga Hudyo sa iba't ibang probinsya ng kaharian para ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga kalaban nila. At nakapatay sila ng 75,000 tao, pero hindi nila sinamsam ang mga ari-arian nito. Kinaumagahan, 14 na araw ng buwan ng Adar, nagpahinga sila at nagdiwang ng pista. Pero sa Susa, patuloy pa ang pagpatay ng mga Hudyo sa kanilang mga kalaban. At nang 15 araw ng buwan ng Adar, nagpahinga sila at nagdiwang ng pista. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyong nasa probinsya ay nagdiriwang ng pista sa 14 na araw ng buwan ng Adar. Sa araw na iyon, nagbibigayan sila ng mga regalo. Ang Pista ng Purim. Isinulat ni Mordecai ang lahat ng nangyari at nagpadala siya ng sulat sa lahat ng Hudyo sa malalayo at sa malalapit na probinsyang nasasakupan ni Haring Ahasuerus. Sa sulat na ito, sinabi ni Mordecai sa mga Hudyo na dapat alalahanin nila at ipagdiwang ang 14 at 15 araw ng buwan ng Adar. Ito'y para alalahanin ang araw na nakaligtas sila sa mga kalaban na ang kalungkutan nila ay naging kaligayahan at ang kanilang iyakan ay naging kasayahan. Kaya sinabi sa kanila ni Mordecai sa sulat na dapat magdiwang sila ng pista, magsaya sa araw na iyon at magbigayan ng mga regalo sa isa't isa at sa mahihirap. Sinunod ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai na patuloy nilang ipagdiwang ang pistang iyon sa bawat taon. Ang dahilan kung bakit may pista ng Purim. Si Haman na anak ni Hamedata na Agageo na kalaban ng mga Hudyo ay nagplanong patayin ang lahat ng Hudyo.
Nagpalabunutan sila para malaman kung kailan isasagawa ang pagpatay. Ang uri ng palabunutan na ginamit ay tinatawag na pur. Pero nang malaman ng hari ang planong ito sa pamamagitan ni Reyna Esther, nagpasulat ang hari ng isang utos na ang masamang plano ni Haman laban sa mga Hudyo ay gawin kay Haman at sa mga anak nitong lalaki. At iyon nga ang nangyari. Ito ang dahilan kaya tinawag ang pistang iyon na Purim, na mula sa salitang pur, na ang ibig sabihin ay palabunutan. At dahil sa sulat ni Mordecai at ayon sa karanasan nila, nagkasundo ang mga Hudyo na ipagdiwang nila ang dalawang araw na iyon taon-taon, katulad ng sinabi ni Mordecai, at napagpasyahan din nilang ipagdiwang ito ng kanilang angkan at ng lahat ng naging Hudyo. Ang dalawang araw na ito ay aalalahanin at ipagdiriwang ng bawat sambahayan ng Hudyo sa bawat salinlahi nila sa lahat ng lungsod at probinsya. Hindi ito dapat kalimutan o itigil ng alinmang lahi. Para lalong mapagtibay ang sulat ni Mordecai tungkol sa pista ng Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abihail patungkol dito. Kasama rin niya si Mordecai sa pagsulat nito. At ipinadala iyon ni Mordecai sa 127 probinsya na sakop ng kaharian ni Haring Ahasuerus. Ang sulat ay nagdulot ng kapayapaan at katiwasayan sa mga Hudyo. At itinalaga na ipagdiwang ang pista ng Purim sa takdang panahon, ayon sa iniutos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Dapat nila itong sundin, katulad ng pagsunod ng lahi nila sa mga tuntunin tungkol sa pag-aayuno at pagdadalamhati. At ang utos ni Esther na nagpapatibay ng pagganap ng pista ng Purim ay isinulat sa aklat ng kasaysayan.